Podcast Network Asia. Kami mga genius na comedians, eh magaling tayo maging tamad. Kaya gagawa tayo ng double feature episode na available sa platform ni Victor at sa platform ko. 'Di ba? Sana na malupit. Sharing is caring. Sharing is caring, pare. Para lang na, para din lang mabigyan ng exposure. Uy, ano bang klaseng podcast guest si Red? Ano bang klaseng podcast guest si Victor? Ano bang klaseng host si Victor? Ano bang klaseng ano? 'Di ba? Parang makita tayo ng mga tao yung yung ano. At kaya tayo nandito ngayon, lumabas si Victor, nag-record dito sa studio. At ano pag-usapan natin? Ang pag-usapan natin ngayon, haters. Because hate is what makes the world go round. Sakto kasi kaka-Valentine's lang. Kabaliktaran naman. Yun. Akala ko yung naisip mo eh. Hindi. Ay, di ba? Kasi nag-post ka sa Instagram mo. Kailangan mo mag-straight body. Nakaka-conscious na may video. Sorry. Wala kasi yung video yung podcast ni Victor. Video na rin kasi. Sa bahay lang. Gagawin ko rin to, no? Pang content. Pero yun, nakita ko kasi na ika nga ng nanay ko, pagbabunga na yung... Sabi rin ng tatay ko yun. Oo. Pareho rin episode sila eh. Pag mabunga na yung puno, binabato na. So nag-post ko sa Facebook or Instagram na ang daming mga hate comments na baboy or ano. And usual. Corny. Yung usual, corny. Corny. Ano pa ba? Ang dami. Baboy na corny, tang ina mo. Yan. Tipong... Hindi ko na nabasa yun ha. Parang galing sa'yo na yun ha. Mali ba spelling custom, ko? Custom yata. Sa mga 10 troll account ni Andren na tinitomit na ako sa ano. Okay, sige. Pag-usapan natin yan right after the Anessa. May intro ba yung... Hindi, habang nagsasalita ako doon na piniplay yung intro. Ah, ako kasi may Anessa. Nagkaroon ng Anessa. Basta magkakaroon ba ng Anessa or OBB yung... Hindi, baka wala na. Awkward lang. Oh, hindi ko na. Kakantayin nalang ni Andren. Ano yung kinakanta mo na ano? Si Red Ollero. Oh, si Red Ollero. Kanyang talk show. Ito yung talk show ni Red Ollero. Paulit-ulit na yung lyrics. Every show gagawin niya yan. Kanina rin nung nag-record kami kay James. Hindi yung... Hanggat sa may pumunta sa akin at barilin ako sa chan. Tama na! Yun ang hindi mangyayari, feeling ko. Kasi iniisip ko dati, nung unang nag-viral yung shit ko na nagkaroon ng haters, natakot talaga ako eh. Kasi akala ko parang minsan, shit, ano ba to? Ano kaya niya? Mas-stock kaya to? Tapos, ano kaya? Hindi, may video. Para mag-gets nila, ito yung nangyayari pag nagre-record tayo. Pero ngayon lang nagka-video. Talaga nag-holding hands ko. Nag-holding hands na nga talaga kami. Nagulat na nga kasi baka di ka aware na may video. Anyways. Haters tayo ulit. Parang iniisip ko dati, shit, mahanap kaya ako. Tapos, sisigawan kaya ako sa mall, ganun. Siyempre, yun yung una ko naisip. Tapos na-realize ko, alam mo, hindi, pag nag-viral ako, hindi pa rin ako kasing laki nilang mga John Lloyd na mga talagang totoong sikat, di ba? So, sila naman, hindi naman sila na-detrit or whatever, di ba? So, I don't think mangyayari sa akin. Hindi kasi ikaw may point of view kaya. Wala namang point of view si John Lloyd eh. Magaling siyang actor. Hindi, pero liko na rin. Si anak, mga anak ni Lenny. Okay, yun. Diba? Pero nung nag-post ka, ano yung caption? Maganda yung caption mo din eh, para mapakinggan din ng... Well, kasi, noong time na yun, nagulat ako. Kasi usually pag inbox, usually inquiries, mga ganun, di ba? Tapos, or magtatanong kung kailan yung show. So, periodically, tinitignan ko talaga yung inbox ko. Tapos nagulat ako, ang dami. Sabi ko, dahil siguro ito nag-viral yung video ko, madami yung inquiries, ganyan. Tapos puro ganun. So sobrang sakit, di ba? Parang ang taas na expectation mo. Alam mo parang kahit dalawa lang tanggapin ko dito, panalo ka na eh, di ba? Panalo ka na sa buhay eh. Na-convert mo kagad yung effort eh. Pero hindi eh. Puro ganun, baboy. Makita mo palang sa message preview. Yung mga iba talaga nakakatawa, baboy. Yun lang sabihin siya, baboy. Walang punctuation, walang kahit ano. May iba, pig. You are a pig. Mga ganun. So parang naisip ko na lang, para, kasi maraming steps eh, para mag-DM ng isang tao. Kiklik mo yung profile, may message mo. Hindi siya comment mo. Hindi siya comment eh. Hindi siya yung impulse decision na tipong, putsa, gago to ah. Diba? Siya, kiklik mo yung profile, kiklik mo yung message button, tapos send mo yung message. So at least tatlong click yun. Check mo pa kung na-send, kung di na-send, kaya na-send mo. Miss maintain mo pa yung check lumabas. Diba? So, may effort siya. And honestly,
kung nag-aaral ka ng mga konting digital conversion, mga ganun, tatlong click, effort yun. Diba? Mm. Pag sinabi mo ang click link in bio, napakababal ng conversion kasi pupuntahan pa yung bio, tapos dalawang click yun. Tatlo, ang dami nun. Sobrang dami nun. So inisip ko talaga, it really got to them, especially yung mga nagdi-DM. So sinabi ko na lang, parang mas dati, naiinis ako. Pero ngayon, natutuwa na ako kasi it means talaga naapektuhan ko sila to the point na mag-DM, sila. Parang. Na umabot ka na ba sa points na sa point na nagka-haters ka? Never. Wala pa? Doon sa mga videos nila, yung medyo nag 90k na yung viewer. Like, mga corny lang, pero like, never, hindi sa kasing level yung dalawa, I would guess. So, anong pinaka naiinis ka na klase ng comment? Kasi ako, mas natutuwa pa ako sa, yung mga baboy, sakto lang sa akin yun eh. Yung pinaka natatawa ako pag creative na, like, dahil talaga yung paborito, all-time favorite comment ko, yung sinabi na ako, yung ano mo, ilong mo parang upuan ng bisikleta. Talaga ako natatawa nun, pare. Kasi sobrang intense. Hindi mo lang ako maiinis ko. Hindi, talagang sumasak talaga yung tsang ko kakatao. Sinend ko pa kaila Andren yun dati. Tapos, pero meron din mga walang, hindi masyadong, walang thought out, eh, papig. Parang ang corny na, nakakasawa. Nainis ka lang doon kasi naririndi ka na, paulit-ulit. Pero ang pinaka naiinis ako sa lahat, yung nagmamarunong. Yun. Yun yung pinaka na. Ako rin. Yung podcast o yung ano? Wala na yun. Wala guys. Na yun. Wala na yun. Wala na yun. Medyo nagkaroon ng mga 3 episodes sa Podcast Network Asia. Tapos, kayo lang ang tinanggal na podcast sa Podcast Network Asia. Oh, hi. Oo. Kayo lang ang standing tapos na tapos lumipad ako sa coattails ni Red. Pare. Wise. Na-draft siya, na-draft. Wise. Parang ang tin-raid. Parang ganun. Ang pinaka-ayo kayo nagmamarunong kasi nga, parang, saan mo nakuha yung confidence tsaka tingin mo na credible ka na tao? Eh, wala ka namang, hindi mo ginagawa yung ginagawa ano, ko. Ano example na nagmamarunong? Minsan may mga ganito. Ang pinakamalala actually, kasi nagsimula ako ng series called Stand Up Showcase. So, yung mga openers sa show ko na nire-record ko, pina-upload ko na rin dagdag content. So, nandun yung kay Andren and everything. Dun madalas, madami nagmamarunong. Like, kung dahil sabihin nila, tawag pa sa, ano may derogatory or may condescending, ano pa, condescending term pa na, oy, totoy, parang ganun. Medyo nagsisimula ka pa lang, alam ko, pero pumili-pili ka ng topic na maganda or mga ganyan. Or, ito, recently meron sa akin, grabe yung kalahati ng video, kwento lang, kasi wala naman mga jokes, mga ganun. Or, may mga tipong nagsasabi rin na, yung talagang ano dapat gagawin mo, yung tipong, siguro kailangan mong gawin, bilis-bilisan mo pa magsalita. Kasi ang tagal namin naghihintay bago ako tumawa. Ako kasi nakanood ako ng mga stand-up comedy talaga sa States eh. Sino ba yan? Anong pangalan yan? Ang daming ganun. Naapikon yung ganun. Oh, ang daming ganun. Ang daming ganun. Tapos pag nakita mo sila, hindi naman sila nasa entertainment. Hindi sila nasa ano, nasa kahit anong field mo or whatever. Diba? Hindi ko naman sa minamalit yung trabaho nila, diba? Pero ang akin, kunwari, kung accountant ka, hindi man ako pupunta doon sa sabihin ko, ay, hindi na kasi ginagamit yung ledger sheet eh. Ano mo yan, di ba? Hindi naman, wala naman ganun eh, di ba? Ang weird talaga ng mga... Feeling ko kasi miserable lang sila. Ganun ka-basic yun. No. Alam mo yan, like, tangina. Na siguro nasa apartment sila na like, yung putangina na one bedroom apartment lang. Tapos lima sila dun. Pahit yung asawa, mataba. Pahit yung mga anak. Yan lang yun kasi kung na-receive ako ng mga hate comments. The very few. Inisip ko mag-reply minsan eh. Pero inisip ko, tapos sasabihin, takong wala ako kwenta pa, yung asawa mo, mataba yung asawa mo, hindi, mamatay na sana yung mga anak mo. Tapos, alam mo yun, pero, sagad ka, Andren. Pero, doon ko lang naisip tapos na. Tapos yung comment lang kay Andren, ang hina ng audio. Hindi man lang ano yun. Nagkakrak yung mic mo. Saan mo matay yung anak mo? Hindi, pero... Hindi proportional eh. Ang point ko, itatype ko pa lang, pero naisip ko, shit, ang sama na lang iniisip ko, I'm just like them. Tapos pinipili... Parang drinag down ka na sa alip. Tapos, like, hindi kami, parehas lang kami kung nag-reply ako. So, yun lang naman yung... Ano yung hate ko? Yun yung galing sa video ni Red. Doon sa TikTok, kasi may TikTok ako, tas may... TikTok, daming haters. Yeah, grabe. Mas grabe pa TikTok sa FB. Grabe sila mag-hate, pero walang bumibili ng ticket. Ay, wala, yun nga yung masaklap din eh. Sobrang low turnout eh. Pumitik ako eh, kailan na ako tatawa? Putang ina, kung dumating yung asawa mo, tas inutusan kang tumawa. Yung mga ganun. Gusto ko sana... Gusto ka na asawa-based lahat ng... It hits home. It hits hard eh. Pero yun nga nakakaburat yung, ano... tinry ko talaga.
Yun, yung mga ganun. Paano ba tinry? Ano yung sinisip? Nalot ka lang eh. Nalot ka lang eh. Yung parang, tatawa na ba ako? Yun nga yung mga ganun na comment. Or parang, akala ko, yun yung last na nakuha ko eh, sa Reddit. Kasi, sinadjust sa akin ni Chan Chan, mag-Reddit ka, may, mas ano dun eh, mas, hindi TikTok dun. Oo. Tapos yung nag-post ako, mga ganun din. Akala ko okay. Walang logbago. Oo, parang wala eh. Tao pa rin yun nandun eh. Alam mo, parang kupal talaga. Meron naisip nga ako dati, kailan hindi douchebag yung naka-Porsche nakatabi mo sa kalsada? Kailan, di ba pa, iniisip natin, douchebag ito naka-Porsche. Ah, oo. Oh. Siyempre. Hindi lang siya douchebag pag naka-Porsche ka rin. Ganun lang kasimple yun eh. Oo, nakarelate ka na, no? Baka fist bump mo pa yun. Parang bro, grind. Di ba? Pero nakakatulad yung sasakyan ko, pagka nakita ko, douchebag, hindi naman bagay sa Pilipinas. Siyempre, isipin mo yun, di ba? Pero kung may pera ako na ganun. Oo, wala kang problema eh. Ganda na, ganda na. Like, mas burat din ako sa mundo nung mababa pa yung sweldo ko eh. Totoo. Nakakainis eh. Totoo lang. Diba, tipong putang ina, papanoorin ko tong video na to, tapos sayangin yung oras ko, sandali na nga lang yung break ko. Like, naiintindihan nyo rin yung haters, yun. May mga factors kasi dahil hindi natin nakikita eh. Oo. Alam mo yun? Pangit na asawa. Sa stand-up comedy show ka. Kasi dati iniisip ko dati yung huling El Bimbo talaga eh. Na joke. Yun yung pinakamalaking difference from reception ng tao to reception online. Kasi sobrang baliktad. Talagang dami na borat. Pero closer ko yun. For like a year and a half, closer ko yun sa Funny Fridays. Tapos gaya na sinasabi mo lagi, nagustuhan naman ng banda mismo yung joke. Yun din, oh. So parang... So anong point, di ba? Anong point na makinig dito sa mga to? Pero yun nga, parang sobrang galit sila. So dati hindi ko maintindihan na parang, ano, haters lang to talaga itong mga to, ganyan-ganyan, or ano. Pero naisip ko rin ngayon, baka nga naman, alam mo yun, meron kang factors na, kunwari, doon pinorform ko yung sa comedy show, bumili sila ticket, BMS. So mataas yung sweldo rin nila eh, no? May disposable. Oh, tsaka pinuntahan ka talaga nila. Kumbaga may intention silang tumawa. Ito, baka mamaya-maya, burat sila, as dumating lang yung feed mo, tapos puta, ginagago yung eraser heads, parang ganun, di ba? So, doon yung pinakitaan ka ng barrel, di ba? Pinakitaan ako ng barrel twice. Isa dahil, dahil sa Bobby Manlupak, tapos isa dahil sa eraser heads. Labang eraser heads eh, no? Ganun pala ka-hardcore yung mga fans ng eraser heads. Di sila metal eh. May kanta nga sila, di ba? Ay, mo kala pa, par, blam! 9mm, pa. Hindi nga sila metal eh. Oo, may kanta nga sila, shake your head and walk away. Meron sila kanta tungkol sa pag-cruise lang sa Baguio. Oo, hindi mo start yung kotse. Ito, barrel tayo. Ito, barrel. Udya, labo. Yung isa, gets eh. Kasi political yun, yes, diba? It's political, dude. So, nag-gets mo. Yung eraser... Ako yung nag-sensor yung baril, actually. Pero Getty Images lang yun. May ano pa? May watermark pa. May isang guy na yung mas galit pa na nagpadala ng baril, yung E-Heads. Kasi yung sa Davao, nung nagbaril siya ng baril, parang nagka-remorse siya nung nag-scene ako tapos di ko pinansin. Hindi, joke lang, di ko baril to. Parang gumanon pa siya after. Natauhan siya, parang ganun. Kasi yung una niyang message, punta ka dito, ito nag-aabang sa'yo sa airport. Tapos parang may hawak siyang baril, parang ganun. Baka mag-shooting lang kayo sa fire. Enthusiast siya. Actually, pro-gun enthusiast. Ituwan kita eh. Oh. Safety una, safety priority bro. Ah. Don't point to the people. So nagka-remorse? Nagka-remorse mga siguro after like an hour na nakita niyo naka-scene or something. Or kung nakita ko na lang ulit yung message na ganun. Tapos itong E-Heads talaga, sinabi niya talaga kung saan ako pwedeng hindi dumaan na street. O yung typical Pinoy na, huwag kang dadaan dito, papagbog. Tapos yung gano'n, no, papabugbog pa. Hindi pa sila eh, no? Para namang, nga, no, papabugbog kita. Parang huwag ka, hindi ka makapagbog. Dapat sabi mo dyan sa may ermita yung street para nag-gets you. Skinita. Yung sinabi ko sa dad. Wala eh, nung nakita ko yung baril, parang wala, black na to. Black and delete. Fuck that, dude. Tangin na. Pero maaga rin ako nag-hate YouTube pa lang noon eh. Kasi nung simula nung YouTube, hindi pa ganun kadaming creator eh. Pero ang daming pumupunta sa YouTube. So mas marami talagang views nun, di ba? Oo. So dun, maaga akong yung parang joke ko na ano. Ibig sabihin, Vic, kung tinuloy-tuloy mo pala yun, mas malayo ka na sa amin lahat ngayon. Yung YouTube, no? Tamad ako eh.
Hindi ko alam. Itong part na to ng mga career regrets. Okay. Pero na nagusto ko kay message mo, kinakwento ko kay Ander, yung consistent ka dapat sa content mo eh. Uh-oh. Para magkaroon ka ng haters talaga. Totoo eh. Kasi mawawala ka sa algorithm. Doon nga ako naawa sa, sa stand-up show. Eh. Kasi feeling ko parang bibigyan kayo ng platform, guys. Alam mo yung kakabuse kayo dito, ganun. Tapos puto, puro tinitira lang lahat. Grabe yung kay Alexio pa. Kakaawa yung kay Alexio. Ah, hindi pa. Sobrang lala. Diba yung parang sinama mo, 300,000 views yun. Pero at least 300,000 yung views niya. Alam pero sobrang potent nung... Ano yung mga hate kasi niya? Kasi talagang... Sobrang pure pala, pwede mo ilagay sa hotdog. Ganun ka pure. May, naging ano eh, no? Naging kasi ang problema, matter talaga yung hate niya eh. No? Mataba siya. Nabuo. Mataba siya, tapos nag-basketball joke siya. So automatically, ang bilis siya kaambakan, di ba? Sasabihin lang agad, di mo nilalaro yun eh. Ba't mo inawit? Di mo nilalaro yun eh. Para ikaw kasi yung bola. Kung baga, top of the head, may mga limang response ka na, na maisip eh. So, paano pa kaya yung mga tao, di ba, na talaga gusto manggalit? Di ba? Mga ganun. Pero so, hindi, isa rin kasi, hindi pa talaga ganun ka sikat yung comedy dito na alam nila yung ginagawa natin. Kung baga, kung casual Facebook user ka lang sa bahay, na yung content mo, mga ano vlogger, wala namang masama, no? Pero meron din, na ako yung vlogger. O pranks, o mga sikat na, o... I mean, hindi ako sinasabi ko, pero yung talaga yung dating lang, yung mga pangit na nag-make faces. Kung ganun yung ina-expect mo, tapos may mga normal na, ba't inaasar nito yung ginagawa ko? Parang ganun yung dating sa kala. Ba't, ano masama dun? Meron silang ano... Sino ba't, yung may ganun yung Pinoy eh, yung parang, sa sino vlog, ba to? Meron silang punchline indicator. Kung kailan ko ano, diba? Tama. Yay! Yahoo! Mga ganun. Pero pag sa live, narinig nila yun, bayad lahat yan. Oo, oh, labo, no? Parang halatang planted, ha? Parang ang labo ng ganun. Ano nangyaring halatang planted? Halatang planted, yun, yun, isa rin sa mga pinakakaniinisan ko na tipong, grabe naman to, pati yung tawa, halatang edited. Yun, no? Paano nangyari yun? Ano yung canned laughter din? Seryoso ka ba? Oh, no! Hindi ko alam kung bakit yung hater na nasasabay ko sa mga naglalaro ng Mobile Legends. Hindi ko alam kung bakit. Talaga yun. Same computer siya, parang ganun yung ganon, image. No? Ganon, tapos yung mga matatabang nag-iihaw sa kanto ng barbecue. Hindi, mababait yung mga yun, industrious yung mga yun. Okay. Sorry. Entrepreneurial. Oh, basta ML, tama ako sa ML. Yung mga nag-ML, yung nakakaburat. Yung mga nag-ML tapos kakamot. Tapos ganito umupo sa kalsada. Nakataas yung pa. Sila yung unang pumapasok sa isip ko eh. Naka-jersey. Sorry. Huwag mo na-explore ito. May podcast tayo, isa pa dito. Okay lang. Pero yun nga eh, baka kasi sila yung sanay sa trash to kasi ganun sila. Di ba ganun sa mga MD? Grabe. So parang nadadala nila yun sa labas na, kung hindi mo kayang tanggapin yun, komedyante ka, di bakla ka. Bahina ka. Ganyan ang trash to ka. Ganyan kami ng mga tito ko eh. Okay. Yung uncle ko nga, sinabi sa akin, sana hindi ka na pinanganak. Tapos tumawa lang. So tumawa na rin ako. Tinanggap ko yun, pare. Kasi papasa ko sa'yo, di ba? Ganun lang yung pagsalita nila. Ganun lang yung pagsalita nila. Kumisyante ka, hindi ka makakuha ng joke. Parang ganun. Gustong-gusto ko yung analogy mo on ML kasi lalo na dito sa culture ngayon, evident siya, kasi meron akong kaibigan na nag-Dota siya dito sa Pinas, di ba? So, ang sa Dota kasi, iba, kung nasaan ka nakatira, nandun yung server mo. So, yung mga kasaba mo, taga dun din lang. So, Dota merong Southeast Asia server. Tsaka may Philippine server yata or something. Tapos, umipat siya Vancouver. So, ano na siya? North American server na siya. Sobrang wala daw trash token dun. As in, nagkamali ka, no worries bro, parang ganun daw talaga. As in, walang trash token. Eh, yung kaibigan ko yun, sobrang trash talker yun. Yung tipong, pag nananalo na, i-reply niya, why even play? Why play to lose? Yung mga sinasabi. Yung mga usual yung shit. Asar talo eh. So, ginagawa niya yun, tapos wala lang, di daw pinapatulan, walang, good game bro. So, ganun ba talaga kultura sa States? Kultura yung parang sa dito. 21 Jump Street, 22 Back Street, na pag nagtawag ka ng, are you gay? Ikaw yung mga cancel. Parang ganun na. Baka ganun na nga sa kanila. Yun, no? Siguro. Ewan ko na lang. Pero, hindi din eh. Tayo na may mga tropa ako, like naalala ko, like, last... May tropa taga States? Hindi. Dito sa Pilipinas, sa November, nag-dota kami. Tapos, promise dude, siya yung nagsabi nito, hindi ako. Okay? Siya yung nagsabi nito, hindi ako. Puta, yun itong mga kalaro natin. Bobobo, puro Bisaya siguro. Again,
Guys, not my words. His. Happily quoting it. I was shocked. Uh-huh. Of the racism, pero aminin ko natawa ako. Pero yun yung magandang segue sa ano, hater din ba tayo? Oo naman. Ako, mula wala, nung... Wala akong bagay na... Pero hater ako, hindi... Parang opposite ako online eh. Parang may mga stranger account ako na natutuwa ako. Parang nagbibigay ako ng fire or 100. Kasi yung iba, casual hater sila eh. Mm-hmm. Ako parang casual praiser na lang. Kasi ayoko makarma, alam mo yun. Okay, gets. Nung mula nung naging creator quote-unquote na ako na online, parang iniiwasan ko na maging ganun. Kasi baka nga makarma ako. Okay. So hater tayo, pero sa alam mo yun, sa smoking area lang na most. Hindi sa live podcast. Hindi sa live podcast. Honestly, yun yung pinaka-salvation ko sa lahat ng bagay na nangyari sa mundo ko. At the end of the day or end all and be all, meron tayong group chat ng mga komedyante. Oh. May group chat tayo with Andren Election. May group chat tayo with sila Marlon, Ryan, di ba? Na pwede mong ilabas ng lahat ng pinaka-hater na shit mo. Tapos magigets ng isa't isa na, oh, ganito ang proseso ng komedyante. Ganyan tayong tao, walang judgment, di ba? Walang ma-offend. Mm. Yun yung pinaka gusto kong ask. I mean, apart from, syempre, yung shows itself, di ba? Pero yun yung pinaka gusto kong byproduct ng comedy career ko. Ang ginagawa kasi ni Red para sa listeners, nagta-type siya ng reply tapos isi-screenshot niya. Tapos isi-screenshot niya yung actual reply niya na napakalayo. Na may emoji pa na smiling face. Pero yung reply na screenshot niya, yan yung nararamdaman. Pang-comedian. Yan yung nararamdaman niya talaga. Pang-comediante. So kung gusto niyo blackmailin, hakin niyo lang yung mga phone na mga to. Oh, kahit yung mga puri, like, I love you so much. Minsan kahit puri. Mas ano yun? Mas para sa akin, mas skill yun na i-hate mo yung puri. Uh-oh. You know, in such a way na talagang ibabalik ta rin mo. Tapos alam kong parang... Kaya ang hirap mo maging kaibigan. Hindi, pero minsan may time na talagang... ang tagal ko sa banyo kasi nag-iisip talaga ako ng way gaguhin tong pumuri sa akin. Tapos hindi ko lang ipopost, mapakita ko lang sa inyo. Para sarili ko lang siya. Intellectual exercise. Oo, oh, wala lang. Oh, sarap lang talaga gawin. Ako na-realize ko, ano to eh, election ni Pinoy pa ata. Oh my God. Para oh. May kaibigan ako na nakasagutan na ang dami talaga online. As in, matagal kayo nag-usap. Matagal talaga. Tapos yung active comment. Oo, oh, argument. Tayo na sobrang so parang after noon, nagkaroon na ako ng turning point na... Ayaw mo na. Dami ko na sayang na oras dito. Ba, kailan mo na-realize to? Na siguro nung 40th comment. Yung tipong like, hindi na kayo na, hindi mo na, binabasa mo ba yung comment niya? O hindi na? Binabasa ko pa rin, pero... Irerebat mo? Oo. Okay, so okay. Parang, doon na di ko talaga word. Tapos yun nga yung ginagawa ko, kanyari may mahabang comment na hate. Sobrang kupal ito. Dini-delete ko. Sobrang kupal ito. Kasi iniisip ko, isipin mo, sobrang passionate. Sa'yo, di ba, clicks. Sa kanila type yun. Oh, pare, siguro, ilun nila gagawin, 30 minutes or more. Tapos, i-edit pa nila yun. Babasahin nilang gano'n. Lalo na yung may mga paragraph. Oo. Yung mga talagang may ano, kumbaga parang, ito yung unang thought, break space, second thought. Diba? Edited. So, okay, 1 hour, ganyan. Popost nila yun. Tapos re-refresh nila. Okay, wala pa reply. Tapos pag-refresh nila, wala na. Kasi dinilete niya yung comment. So wala so naman silang draft nun. So parang, alam mo yung may sumapak sa akin at hindi nila alam sino. Crowded eh. Pero parang, nice. Yung points ko. Tapos, hindi niya nakuha yung satisfaction ng gera na hinahanap niya. Parang nawala lang. Ang pinagusto kong point mo dito, nung ginawa mo yan, dati naalala ko, minsan nagpa-post ka pa, binibidyo mo yung PC mo. Binibidyo record ko. Tapos didelete niya lang. Wala na. Ang haba eh. So parang nasayang lang yung oras niya. Meron siya sinabi si Vic dati na sobrang haba. Parang pinost ko talaga sa halos lahat ng komedyante GC. Yung ito yung isa sa mga nagmarunong tapos sobrang haba ng comment. Di ko lang sure kung sa video ko yun or sa video ni Alexio. Pero ang haba talaga kung ano yung sabi niya. Tapos sabi ni Victor, alam mo malamang yan, hindi niya, wala siyang kopya niyan eh. Diyan niya tinipe yung diretso. Wala mo lang. So, walang draft yan. I-delete mo yan. Tapos mag-init siya sa'yo. Ano ka naman? May hater ba na magma-Microsoft Word muna? Tapos ika-copy and paste pa, na. Oo nga naman. No? Kaso sinabi na natin yung trick. No? Yung mga haters natin ngayon, meron ng kopya yan. Ibabalik na lang. Pero kahit gano'n yung balik yan, madali lang naman mag-delete eh. Tapos i-block. Oo, totoo. Yun din yung para sa akin, sa mga pinaka-genius move sa lahat eh. Kasi hindi mo na ever magkakaroon ng satisfaction ng sasabihin sa'yo,
ayaw nga, no? Tama ka. Ay, sorry pare, I didn't see it that way. Walang ever nangyari yun sa internet, diba? Pero at the same time, pag kinonfront mo online, marami naman tumitiklop din eh. Like, meron ako nakita, parang gumamit sila ng AI para gawin yung video ng Linkin Park, ganyan. Okay. Mm. So, nag-comment siya na, kaya tayo nangawala ng trabaho, parang ano. Ang dami naman yung sinabi grabe niya. Naman. AI, AI, bayaran niyo lang yung mga artist. Mayaman na kasi kayo, ganun. Nag-reply mismo si Mike Shinoda, parang may checkmark. Ang sinabi niya lang, parang, yung initial art ay galing sa artist. Tapos doon na kami gumawa ng ano. So parang commissioned. And then, parang yun lang sinabi niya eh. Actually based yan sa work ng isang artist na kakolaborate na. Tapos parang, oh, I retract my state. Tapos ang haba. So parang dami naman tumitiklop pag sinagot. Yung pero pinda pa rin sila sa tiklop nila. May mga ganun eh. Meron ako recent na... Dapat dinilit na lang ni Mike Shinoda. Pinag-explain niya muna naman. Meron akong recent na PM na nakikinig sa podcast na to. Na nagalit siya sa akin dahil ang title nung episode ni Genie, Woman Comedian Genie Lakay. Pero kasi, ang point nun... Ironic siya. Ironic siya. Kasi yung episode, yeah. Kumbaga parang makita may irony pag pinakinggan mo yung episode. Mm. So ang nireply ko sa kanya, nung, kasi putang kita ko hating gabi. Kasi nireply ko sa kanya nung nakita ako, parang sinabi ko, did you hear the whole episode? Sinabi niya after, oh, I'm sorry, I heard the entire episode and I shouldn't have, you know, done that, parang ganong klase. Ano rin apply mo? Anong tawag sa'yo? Hindi, pare. Anong tawag sa'yo? That's anong right. Tawag sa'yo, ha? That's right, bitch. Nagkaroon kami ng discourse. Anong tawag sa'yo? Woman commenter. Pag comment kasi, hindi ka tinireplyan eh. Pero okay. Kapag DM, it sounds like a concern. So, medyo na ano, kasi yung aga, tapos parang grabe ito yung nangyari kaagad. So, medyo na-trigger ako sa kanya. Tapos ginamitan ko siya ng mga woke terms, like mga headspace. Sinabi ko, I don't have the headspace, blah, blah, blah. Pero yun talaga yung naiintindihan ko. Pero ano naman siya, apologetic naman siya. Yeah, yeah, yeah. Never joke lang, joke lang. Never yun mangyayari ever. Kasi naman nag-DM kayo rin. Never yun mangyayari ever. Sa comments. Yun nga, may... DM, oo. Comments, hindi. Bakit ka pa may ipagtalo sa comments, di ba? Wala nga magsasabi na, oh, ano, tama ka. Rin. Oh, si goodbye. James yung gumagawa nun sa... moment ano yun, ano ni James? Oo nga, tama ka. Yun yung method niya minsan eh. Pag ano, oo nga, tama ka. Okay, mga ganun. Sobrang gago. Naalala ko dati si James, sabi niya, tinanong niya ako, tingin mo ba dapat i-upload ko yung ano ko sa YouTube? Sabi ko, mag-upload ka ng full, tapos lahat ng clips ilagay mo, ganyan, ganyan, ganyan. Kaya sabi ko, James, for sure, mababash ka. For sure, imposibleng hindi. Kasi, alam mo yun, wala lang. May mga tao na talagang ganyan. Eh, si James dati, ayaw na niya mag-upload ng stand-up niya kasi nababash nga. Mas ilang daw siya pag ganun. Tapos, sinabi ko sa kanya, upload lang, tapos wag ka na magbasa ng comments. On mo lang yung comments, wag mo na basa. Ganun ako sa ganun. TikTok. So, okay. Isang beses, nagagalit na naman ako sa haters ko, nag-tweet ako. Tapos nag-reply si James, ba't ka kasi nagbasa ng comments? Kasi parang the day after ko lang pinayo sa kanya. Oo, okay. Minsan talaga may moment of weakness. Hindi, alam mo yung effective, yung ginagawa nga ni James, yung o reply lang na okay. Kasi dati nag-send ako ng roast kay Red kasi nakita ko si Harper tapos kinakagat niya yung kamay ni Red. Tapos lasa sigurong ham. Tapos sabi niya okay. Tapos tangin na, yun lang yung reply mo sa akin. Dude, nakaka... Yun yung mga video na ano, may babigat na maleta tapos tatakbo yung isa. Tapos akala niya mabigat. So, over, tapos ma-outbalance siya. Parang ganun yung ginagawa ko. Okay. Kasi parang yung energy mo, oy, gago. Tapos okay, full sprint ka pa, napapunta, no? Yung wala na siyang ma-reply. Mm. Kasi wala siyang ma... Yan rin, effective yung ginagawa nga ni James. Sobrang genius yun. Para sa akin. Pero kasi, alam mo, natatrap din ako eh. Tao rin ako eh. Doon mo makikita minsan pag... Wala, lalo na pag wala kang oras. Pag marami kang oras. Oo. Diba? Minsan talaga, ay putya. Tsaka minsan, parang haters, masama rin yung araw natin eh. Mm. So parang pag may nakita kang isa na masama yung headspace, parang mabibwisit ka talaga eh. Tama. Like, pero ako, dinidelete ko na lang kasi parang wala na ako na reply na maalala ko yun. Ako, umaabot ako sa point na gusto ko siya gawing content. Like yung ginawa ko, yung post ko. Kinreenshot ko yung content. Kasi ang daming engagements na makukuha. So, inisip ko parang, biktima ako, pero how do I turn this around? Parang ganun. So, gagawa ka ng post, tapos mungutuwa yung mga tao dahil ganun ka mag-isip, ganyan, ganyan. Ang ayaw ko lang dun, and sorry kung isa, and I know you mean well, may mga tao na, sinabi ko na nga sa caption na, but this, I won't let this stop me, I'm gonna keep going.
may mga tao mag-message sa akin, bro, huwag mo isipin yan, kaya mo yan, gawin mo lang. So, parang sinabi ko na nga eh. Sinabi ko na okay lang ako eh. Pero, sinabi yung caption. Pero nagigets ko naman. Thank you pa rin sa ano mga tao. Pero alam mo, I will defend yung mga nagsasabi ka rin, kaya mo pa rin. Like, do you get why hindi happy yung mga komedyante? Like, bashers, galit tayo. Mga pumupuri sa atin, galit din tayo. Nagtataka tayo kung bakit tayo miserable. Tayo. Pero kaya ang makagawa ng jokes eh, ano talaga siya, negative energy. Kaya talaga, sasabihin ko sana, like, tayo na, sobrang mature na ni Vic, di na siya nag-engage sa hateful comments. Tapos maririnig ko lang yung story na may nag-overtake sa kanya tapos sinundan niya ng mga 2 hours. Pero totoo na, di ba, ang dami kong joke na road rage tapos parang nakakatawa. Pero yung behind the scenes na actual. Sobrang real. Yung parang sa Mega Mall yun eh, yung parang. Talaga? Hindi ko nakita na, kasi may umatras na parking. Tapos umalis. So din miretso ako, may ganun mong bumubusina. Eh ako, hindi na makita nakita kasi ga. So binuksan ko talaga yung bintana. Tapos parang, ano ba yung sinasabi ko? Pero top of my voice eh, parang, hindi ko nga nakita eh. Hindi ko nakita no, first time mo sa Mega Mall. Ha? Ginagano ko talaga siya. Tapos kasama niya pa yung asawa. Alam mo yung asawa niya yung ginagano. Tapos lalo ako nagkakaroon ng satisfaction kasi nakikita ko na talaga naapektuhan silang dalawa. Tapos hindi siya maka-full kasi nandiyan yung asawa niya. Ako mag-isa lang eh. Mag-isa nice, lang ako eh. Nice. Dapat lumabas kasi lumabas ka na tsako. Oo, nakabukas lang ganun. Hintay ko sila mag-park na ganun. Okay ka na? Okay ka na? Talaga? Ha? Puto wild ah. Masarap din kasi maging tama eh. Buti na lang nagkarate ka para may like tayo na. Naisip ko dito ako mababaril. Pero meron kasing fuel yung pagiging tama eh. Sarap dikdikin sa mukha ng mga tao yun eh. Kaya na pinanganak ang mga woke eh. Tsaka yung mga taong hinahanapan ng way ma-offend sila. Inaabuso. Abusado. Kasi yung mga ibang tao talaga parang, uy, puto sinabi niyo yun? Kaya yung sinabi yun? Grabe, talaga huhukayin yung Twitter, mga ganong klase, diba? So, talagang hinahanap nila yung way na ma-offend sila. Kasi wala silang talo eh. Pag sila yung offended. Alam mo yun? Kaya paborito ko yung speech ni Al Pacino sa ano yun? Al Pacino sa ano yun? Ano yung say hello to my little friend? Scarface. Scarface. Yung sinabi niya. You just wanna look at me and say, that's the bad guy. That's a bad guy. What does that make you? Good? Diba? Angas nun eh, na parang, oo nga, hindi naman porque may bad guy, ikaw na yung ano eh. Pero yun din yung epitome ng lahat talaga ng tao, bida sila sa, walang tao na malitong ginagawa ko ganyan. Justified lahat sa utak nila. Nila. Kasi paano ko, how would you exist kung tingin mo mali yung ginagawa mo, di ba? So at the same time, kunyari ikaw, nakakapuno ka na 1.5, 1 million yung views mo, yun talaga yung ratio in proportion siya eh. Kasi ako nag-iingat pa ako eh. Kunyari, di ba yung mga post ko may exclamation point and then minumute ko yung pag hindi may mura. Hindi ko magets kung bakit mas marami yung haters sa'yo eh. Kasi mas sikat ka eh sa online. Hindi. Kasi yung views ko, kunyari TikTok. Yung TikTok man lakas eh. Yung mga malalakas ko, yung nagsasalita lang ako to cam. Pero yung mga stand-up ko, 300K. Sa'yo kasi umabot. Ano talaga siya yung numbers game? Oh, pero yung recent ko, para mga 100 plus thousand lang. Meron pa rin. Meron pa rin parang. Yung general corny. Tapos yung isa naman yung misinformed. Na akala niya, yung una niya na parang mag-stand-up, yun lang okay. Nag-stand-up sa mundo. Like kasabihin sa'yo, wala naman to, ginagaya lang si Alex Calleja. Parang weird, parang never kami nag, like sobrang in yung pinakamalayong komedyante sa material ko. Di ba? Or sa material, sa katawan, lahat. Financial success. Ang dami kasi sa TikTok talaga. Pag marami talagang views, alala mo yung video ko na YouTube yung parang Pinoy Henyo dati. Yung parang, yun, may nangaliwa, ganun. Tagal na nun ha. Doon ko na-experience yung andaming haters. Tapos doon ko na na-realize na pag sumikat na talaga yung video, beyond family, friends, and supporters na. Parang general public na. Yun yung kwento mo na naka-basketball jersey na ano. Si Andren nagsabi nun ha. Si Andren ang sinabi Andren niya kanina. Andren Bernardo. Oh. So, yung mga Bisayang naka-jersey. Ay, hindi. Wait. Saan mo Bisaya? yung kanina, nagdodota kami. Yung kaibigan ko, hindi ko nasasabihin yung name kasi. Hindi ikaw nagsabi. Hindi ako yung nagsabi. Yung instance na nagalit ka sa Bisaya at nagalit ka sa mahirap. Tama ba? Oo, yun na lang. Sige. Siyin yung ginagawa ng mga woke. Kailangan ko ng to. Yung ginagawa ng mga woke. So, ang sinabi mo sa statement na eh, parang gano'n sila eh. Tsaka iniiba nila yung tono. Oo, iniiba talaga parang, nila. Alam mo pare, kanina. But the mere fact that you blank. Sa mga woke, kilala natin ng common sense. Okay? Oo. Yun yung like, pinaka-ayaw nilang sinasabi.
Kunwari, naniniwala ka okay, sa... marami ka pang bigas na kakainin. Ang layo mo pa sa pagiging komedyante. Pero pinakaayo ko yung aspirational eh. Ang gusto ko yung nag-e-effort siya, pero hindi pa talaga nakakatawa eh. Mga ganong klaseng type of messaging. Ano na rin ako yan, yung kay Randy Santiago naman sa YouTube, di ba yung parang kirat si Randy Santiago, nakashage. Ayun talaga may mga kaaway yun. Yeah. Kasi may fanbase sila eh. Parang yun din yung nangyari sa akin sa Eraserheads. Ah, oo. Yung parang... yung nangyari kay Leland sa... Kay Vix. Yung i-compare ka na, ang layo na nga na narating nila, baka dahil malayo yung narating nila kasi hindi siya katulad mo. Parang, ayun, number one yun. No? Kaya ako nga siya junujoke kasi kahit anong joke ko, hindi naman masisira yung career niya. Hindi ka punching down. Hindi ka punching down, punching up. Pero ganun talaga. Naisip ko pa sa haters, minsan hindi mo rin talaga makontrol kasi lalo na sa algorithm, maglalabas ako na stand-up. Makikita yun ng mga hindi naman ako fina-follow. So parang comes with the job na magkakas ka ng net, di ba? Yung iba doon, pupunta sa show mo, yung iba, masisira mo rin yung chorus nila. Diba? Or makahuli ka ng mga baby fish na anak nila. So marami kang napatay na hindi mo naman huli. Pero kailangan eh. Alam mo yun, parang gets ko yung hating kasi hindi mo naman hiningi yung content ko tapos puro puro pero honestly, jokes or politika. Merong point in time na ayaw mo na nga yung content eh. Bakit nanonood ka pa? Diba may point in time na pwede sobrang isang gesture lang mag-skip ng video compared sa comment. Mag-skip ka ng video isang swipe lang eh. Mag-comment ka gano'ng kadami. So ibig sabihin talaga, gusto mo talaga yung nagagawa. Hindi, kasi feeling ko napaka-endorphin rush maging hater pare. Totoo naman. Ang sarap magalit. Ito, bibigay ko sa example yung si Victor sa Flair, nag-set kayong lahat. Parang pero may white privilege. Pero hindi to heckler. Hindi, pero basta may guy na may white privilege na, oh, but hindi ako pwede, like, why can't I go inside? I'm just gonna have a beer. Tapos sabi, biglang nagalit. Ask tickets. Oh, you need to buy tickets. I don't need to buy. Tapos nagsagutan sila ni Vic. Tapos yung talagang pumitik na si Vic, nung sinasamahan siya ng yung mga Pinoy, sinasamahan niya yung puti. Tapos grabe, sabi talaga ni Vic, tanginan, tinan mo to pare. Siya na nga palibas at puti, sinusundan ng mga Pinoy. Tangina, kaya hindi umuunlad ng Pilipinas. Ang laki ng scale nung galit eh. Pero totoo kasi, parang yung galit yun. Kasi ang sinasabi pa nung puti, hindi ko alam kung kano or ayoko naman siya, baka Bisaya rin. Hindi ko alam, puti. Yes. Parang sinasabi niya, I went to this bar last night and other nights and I spent thousands. Tapos parang ako, anong klaseng, yun yung white privilege? Marami yung pera, papasukin nyo. Tapos sinasabi lang ng waiter, may stand-up show. So parang dun sa sinabi ko na, parang you can, there's a lot of bars, you can pee there, you can even pee in this plant. Dun na sumingit si Alex Kalea, forgive my cousin. Mautak yun ah. Niresbakan niya rin eh, na parang. Di parang nga wala ng gulo. Kung kasi kung pinsan mo, gets. So yun, ganun na lang, pag may hater, yun na lang, mag-reply kayo na, sorry about my cousin. Yun yung good deed niya for the day. Ito eh, parang, kapag nandun ka sa point of talagang ginegera mo yung tao, tas yung mismong point na talagang galit na galit ako sa taong to, yung taong to parang hindi na siya human sa'yo. Alam mo yun? Parang, so iniisip ko rin, I'm pretty sure yun din yung naisip nila pag gumagawa ako ng Duterte joke, Harry Roque joke, di ba? Talagang, tas santo mo tong taong to eh. Tapos bilang marinig mo, sa ginagago lang ito. Tapos tumatawa yung mga tao, tapos ang daming views. So parang, alam mo yun, nagagalit sila eh. Kasi kung mga siguro 10,000 views lang yun, walang pakilam tao sa'yo eh. Kasi ginagawa nating about us eh, no? Parang, dapat hindi. Lahat ng history mo, lahat ng trauma mo, parang, lahat ng hopes and dreams ko nandito sa taon to. So pag pinagtawanan siya, ibig sabihin, hindi valid yung hopes and dreams ko. Parang gano'n. Parang maiisip nyo nila, alam mo, nangyari na yun sa akin nung high school eh. Alam mo, nung... ito yung bully nung high school. Siya yun eh. Parang siya... Tapos yung mukha mo nagbomorph. Nagbomorph na, nagalit ka na sa... Naiintindihan ko rin naman sila. Pero... may mga moment of weakness ka din as a person na parang, alam mo yun, parang wala kang resistance to haters. Parang gano'n, alam mo yun. Baka nag-away ng girlfriend nyo, or parang bad trip ka sa trabaho, stress ka, tapos gusto mo lang makita ng positive news, tapos, or baka busy ka sa work, tapos may nahanap ka na shit sa Facebook mo na parang picture na kailangan mo ipasa, makita mo yung mga comment. Alam mo yun, very specific things na nangyayari sa akin minsan. Like, ito yung number one, paano ako nahuhuli ng mga haters? Kasi hindi ako tumitingin talaga sa comments eh. Hindi ko kaya. Nahuhuli ako ng mga haters kapag
kunwari, may mag-inquire sa akin, tapos hihingi sila ng sample video. So, upuntahan ko yung video ngayon. Ah, okay, tapos okay, makita okay. ako parang, teka lang, mamaya-maya, 2 hours later, hindi ko pa nabibigay yung inquiry ko. Binabasa mo na yung haters. Binabasa ko na yung mga haters. Yun yung nangyayari sa akin. Pero kung may time sila, hindi na, wala naman silang time mag-hate, alam mo yun, yung mga constant na nag-hate. Ah, oh, siguro wala silang trabaho. Pero meron kami. Meron na factor talaga eh, na parang, it's about you eh, pag nag-hate ka. Sabi nga ni Prince Harry dun sa documentary nila. Wow. Di ba? Kasi may girlfriend ako ngayon, so yun yung pinapanood. Royal family eh. Nadamay ka. Oh. Sabi niya, wait na ako sa Taylor Swift ngayon. Diba? Yung famous na sinabi ni Princess Diana, yung aray. Uy, 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 uy! Sorry. Sorry. Tagal na nun ha? Tagal na nun. Kilala nyo, kilala nyo. Oh, sorry. Yan na, may haters na naman tayo. Si the Princess of Walls. Ang sama na. Ayaw na. Original ba yun? O nabasa mo dati? Nabasa mo lang yun. Hindi, wala ko lang. Hindi kasi lang namin iklaro yung credit kung saan mumupunta yun. Galing ha? Galing. Try me, pare. But anyway, yun sabi niya, we don't see the world as it is, we see the world as we are. Yeah, parang ganun yun eh. Ah, damn. Galing eh. Sino nagsabi nun? Si Prince William. Sino si Prince William? Yung mukhang malaking tenga. Siya ba yan? Oo, oh, siya yan. Yung panot? Hindi. Yung isa. Ah, yung mas bata? Oo. Okay. Ang pinaayoko naman, sorry ah. Ito na naman. Kasi si Andren galit na galit sa akin dito pag ginagago ko yung mga nagsusupport sa akin. Very justifiable arte, naman. Ang dami kong arte na tipong, ayoko, Andren, yung blind obedience, ayoko yung ganyan. Pinaayaw ang sinasabi sa akin para to make me feel better, isasabihin nila, ano mo pare, yung mga haters mo, sila talaga yung supporters mo. Tignan mo, pinapanood nila yung ano mo. Tapos ako parang, hindi talaga eh. Hindi talaga, sobrang hindi. Hindi talaga eh. Sobrang malino. Iba yung pinapanood ka, parang, nakakatawa to. Hindi yung tipo, putang itong baboy na to eh. Hindi mo yung nakakatawa to eh, di ba? Iba yun, nanonood sila, pero hindi talaga eh. So parang ako, dumadagdag lang sa sakit minsan kapag sinasabihin ako nun, tapos kailangan ko mag-plastic na, thank you, salamat. Parang ganun. Pero, alam mo yun, parang minsan may mga, sorry kung kayo yung nagsend ito. Again, yung intention, naiintindihan ko, kaya nga hindi ko kayo inaway. Pero, ang effect nun sa akin is parang matuwa ka. Kasi kinukupal ka nila. Parang ganun. Parang hindi, dude. Kinukupal ka nila kasi galit sila sa'yo. In the words of feelings, parang hindi ka binavalidate na parang, hindi, wag mong maramdaman yan kasi mali yung iniisip mo. Kinukonsume nila yung content mo dahil galit sila sa'yo. Sobrang iba yun. Iba yun. Sobrang iba yun. May napupunta sa'yo sa engagement. Monetization. Ganyan, DeFi, nakatulong yun. Pero at the core of itself, masaya yung dumadami pera mo at dumadami engagement, yung watch time mo, tumataas yung algo kasi pinapanood ka nga. Fine, maraming positive shit. Pero lahat ng creators sa buong mundo, they have this basic take na sinasabi nila na parang, yung mga haters mo, maging thankful ka na lang kasi, ano yun, parang that's such a fucking positive spin. Hindi sila stand-up comedian eh. Na nakaaburat. Diba, yun yung difference. Sa creator. I think napag-usapan nyo yan ni James sa isang podcast yun na 4 hours. Hindi ko nakapatantaw na pinag-usapan lang. Ang naalala ko doon, yung iba kasi yung comedy, kasi pag nagka-haters sila in comment, pera sa kanila yun. And yun yung end goal ng creator is to have views and engagement. Kayo, tayo, ang end goal natin, manood kayo ng live show. Yes. Yun ang end goal natin. Kaya parang, okay lang na mababawasan ako ng 1 click per minute or something na ad. Basta may manood sa akin na, and sa business naman natin, paulit-ulit nanonood yung supporters. Yeah. Wala namang hater na nanood once tapos manonood ulit. Ang makakapagpakinabang sa mga haters yung sila Jake Paul. Oh yeah. Sila Logan Paul pala. Pay-per-view. Pay-per-view. So, yeah. Pero pag live ano ka, maiwan ko. Baka pero age old ano pa rin yun. Like kunwari, it all boils down kung nasa marketing ko or whatever. As long as, kumbaga parang ang spin talaga dyan parati is, as long as nasa feed ka nila, panalo ka. Parang ganun. Pero kasi nga, as stand-up comedians, ayaw naman namin mahekel or maboo sa stage. Yun yung mentality namin coming in sa content creation. Kaya parang pag sinasabi sa'yo, pare, tuloy mo lang yan, manhid ka dyan dapat, mga ganun-ganun. Fine, tama, mas mapayapa nga yung ano mo. Pero, I refuse to believe na sobrang okay
na may nag-hate ng videos mo. Like, para sa akin, yung positive side effect niya, thank you. Like, dumami yung monetization ko and everything. Pero, ang saklap pa rin eh. Alam mo yun? Saklap eh. Saklap to be hated din. Eh. Parang yun yung ano eh, yung sinasapa ako ng tatay ko, pero mahal ako niyan. Teka lang! Hindi ko alam kung mag-agree ako doon. Ay, hindi ba siya makakumpisa? Pero mo, hinarm ka. Oo. Tapos sasabihin sa'yo na, alam mo, kung walang pa kayong tatay mo sa'yo, hindi ka naman niya susuntokin. Yeah, gets. Yung toxic. Pero no, sobrang, anong tawag sa term na yun? Sobrang gusto niyang baguhin codependent. Yung codependency. Gaslighting. Yeah. Yeah. Parang yung gaslighting, sinasabi na ng mga tao ngayon parati. Hindi ko nalang kung ibig sabihin. Oo, mali. Alam, may different akong opinion, gaslighting na yun. Parang tama nga yata yung gaslighting. Hindi ako sure. Pero kung ano man yun, hassle. Codependency. Yeah. Yeah. Kasi, di ba, parang, kung wala silang pake sa'yo, hindi ka naman sasaktan niya kung wala siya. Parang ganun yun eh. Parang, okay, pero abusive yan, di ba? Hindi naman tayo nabubuhay sa ganun eh, yung abusive. Kasi nga, live stand-up comedian tayo and naglalabas tayo para magpatawa, hindi para maging controversial. Oh, kasi yung hindi craft para natin, ng... exactly, yung craft natin, gusto natin ng approval eh. Oh. Yun yung ano natin, dopamine natin pare. Lalo na ako sa show ko sa November, February 22 sa Most. Yun. Sa Matalino Street Wednesday, 450 lang tickets. Ako, Gold Tagal, Lilan Lim, Mikey Anderson, Jocel Nicolas. Lalabas mas to sa Monday. Oh. Monday. Pero sa yan, may tickets pa. Paano sila kukuha ng tickets? Abot pa to next week. Paano next sila kukuha ng tickets? Ay, comedymanila.ph lang guys. /shows. Abot sa ano, sa Wednesday. Hindi, abot naman kay Vicky. Ah, kay Vicky. So, gagawa rin ako ng part 2 para sa mga, para kung lumabas na kay Red. Guys, thank you so much sa support nyo guys. Yeah. Talagang, let's get sold out. Oh, sobrang dinagsak. Thank you so much guys. Dinagsak. Let's thank get so Andren some haters. Oh, actually, isa sa mga komedyante ngayon, ang pinaka-excited ako mag-blow up si Andren. Mm. Kasi gusto ko talaga tanginang i-rip apart ka ng internet para masaya. Alam mo yun? Para maramdaman mo yung naramdaman. Okay, yeah, never. Yeah. Like kasi I can say a lot of shit kasi hindi ako famous. Kasi parating mo ang inaaway pag nagagalit ako sa haters ko. Eh. Parating, hindi, Red, isipin mo na lang ganyan. Isa sa mga ganun eh. Mga chili. Sige. Madali yung ibigay ng advice sa iba eh. Pag inaaway ka na pag inaaway ka na nakaupo sa motor na nakahubad. Tinuturuan ka po paano mag-stand up comedy. Sige, gusto ko marinig yung positive spin mo to it, pare. Ito. Alam mo yung nakikita mo sa maliit na profile picture niya, kung ano yung ganun na ganun elements eh. Tapos may tribal tattoo. Tapos may profile picture frame ng Unity o Triskelion o mga ganong klase. Pero ito, Red, seryoso. Oh. Yung age-old saying ng defense ng mga comedians, they will never hate me as much as I hate myself. Totoo naman. So, yeah, give it your best shot, guys. Pero I already hate myself enough, is what I'm saying. Ah, yeah, gets. Super gets. So, huwag mo nang dumagdag. Oo. Diba? Yeah. Comedians themselves will probably, like kunwari pag bumomba, di ba pag bumomba ang comedian, never, walang comedian in the history of comediandom na talaga nag-comedy na may bumomba ang kasama mo sa lineup tapos sinabihan mo, pare, step up, pare, bumomba ka na naman. Oh. Never, kasi alam mo yung pakiramdam. Sakit eh. Alam mo na, habang nangyayari yung remorse, habang nangyayari siya, hindi mo na ako kailangan feedbackan, pare. Oh. Yung katahimikan yung feedback sa akin. Alam mo yun? Yung nag-racist rant si Kramer, di ba, tas nandun si Dave Chappelle. Yung sabi ni Dave Chappelle, parang comedian nga ako kasi naawa ako sa akin. Kaysa mag-alit sa racism niya. It parang, took a while for me to, parang nung binalikan ko yung episode ni Seinfeld kay Kramer, yung Comedian Cars Getting Coffee, tapos in-interview niya, tapos parang ayaw na niyang bumalik sa stage. So parang, shit, grabe, nakakaawa. Alam mo yun, pero ang lala na sinabi niya. Oo nga. Yun, diba? Yan lang yung parusa niya, never ka lang bumalik sa stage. Grabe yun. Grabe nga yun. I mean, walang nagbabawal sa kanya, pero siya itself, na-trauma na siya, na talagang, I'm out. Parang ganun. Yeah. Kaya nga, natatakot rin ako, like, inisip ko nga kung mas gusto ko na lang mabulag kaysa maging tipi. Woo. At least stand para sa ibang episode na yung kasi baka pwede pa akong mag-stand. Pwede pa akong mag-stand-up kung nakapag... Oo. Parang ayaw ko mabulag. Inisip ko pa nga, tinutumbas. Ikaw na yung Stevie Wonder na stand-up comedy. Mm.
Isn't she Andren? Andren! Bernardo! Yun yung mga, so, yung mga stage yung, yung mga intro sa'yo for sure. Ito guys, kitang kita naman. Ang daredevil ng comedy. Ang daredevil ng comedy. Hindi dahil risky siya, kundi dahil bulag siya. So may dalawang stage yan. Or tipo nag-set, kani ka nakatingin sa ulo. Kausap ko yung drum set. Ay, no. Oy, promote ko rin yung show ko sa... Matagal pa naman eh. Panoorin niyo muna kay Andren, no. Basta follow niyo lang ako sa @victoranastacio and @fundren sa Instagram. At comedy balit. Baka magsabay pa tayo ng show next week. Oh, message ko nga si ano eh. Si Cubs. Oh. Nag-message ka sa sabay ba yung show? Oh. Pero ganyan ang ano eh, stand up ngayon eh, wala. Kung may hindi na tayo nag-aaro ng schedule eh. Okay, lakit. Pupuno yung parehas, tiga mo. Oh. Parang podcasting yan eh, na eh ano yun kung, kaya tayo diba? Overlap episode eh, ano yun kung ginagawa ko rin to kay Ali, kay Kara, alam mo yun. Oh, eh ano naman iba naman listeners natin minsan ah. Tama naman may intersection, kumbaga may intersection tayo pero hindi siya ganun kalaki. Tsaka I think ito yung pinaka evidence din, sorry kung medyo humahaba to, pero ang pinaka evidence na napakalaki pa ng untapped market natin is every time mag show tayo hanggang ngayon meron pa rin bagong first time yun. Nanood. Oo. Diba? Kahit anong mga yun. Nung music machine ko siguro 80% new. Ah, wow! Mga ganun. Like, ang dami nung nag-meet and greet. First time na yung manood na stand-up. First time. Or first time kitang panoorin live. Mga ganun klase. Pero dun nga, ginagaya ko na. Natamaan ako dun sa message mo na hindi siya dahil... Kasi, diba isip mo, dahil sa... Alam, message ang kuripot mo, Vic. Tayo namang Ilocano ka. Hindi na ganun kakuripot si Vic. Okay, sorry. Kuripot pa rin. Linibro mo pa rin ako sa Mose. Tapos parang medyo nag-wild ako. Okay. Natawa. Sobrang... Nag-rice meal bigla. Oh. Ay, Pepsi. Nag-Pepsi. Oh, go. Ano sinasabi ko? Yung message mo nga na, nag-blow up nga yung video mo na TikTok kay Lenny. Pero hindi ka naman makakuha na show... Exactly. Hanggang next year, kailangan talaga consistent. And at the same time, kung consistent ka, parang ano yan eh. Walang kwenta yung exposure mo kung yung in-expose sa'yo ay walang kwenta. Yun yung sabihin. So, kunwari, kung nakakuha ka ng exposure dahil kay Lenny Rally ka mismo, or nag-viral yung video mo or na-feature ka sa TV, kung makikita nila yung page mo, tapos wala namang kwenta. Or wala namang content mapanood. Di ba? Sayang yung exposure. So, stand-up na yung ine-edit ko. At ayun nga, dadami rin yung haters. Pero part of the, alam mo yun, part of the ecosystem din yung mga ano, di ba? Yung mga weeds. Mm-hmm. And isip ko nga minsan sa haters para sila mga... Kasi minsan umuwi ako sa bahay. Marami ipis sa QC eh. Eh parang ganun din yung time na may hate. Parang ano talaga na pag may hater ka parang ipis. Lalo na pag galing kang condo, no? Walang ipis sa condo eh. Oo, pero sa labas marami. So parang... Yung hater, pwede mong pansinin, pero may araw lang talaga na papatay ka ng tatlo. Wala kang magagawang date. Wala. Sila. Hindi mo mabipili. Pero gusto mo lang talaga. So I guess yun yung days na parang gusto mo lang sumagot. It's just one of those days. Parang balik ka lang sa ano mo. Oh, minsan like yung may hater at tas tinignan mo lahat ng pamilya niya. Diba? Like parang yung mga one of those days. Oo, alam mo, may napag-usapan natin yan dati, diba? Yung... May nagbi-video sa atin lagi sa show pero ayaw natin. Oh. So parang naisip ko, ang gagawin ko dyan, aalamin ko kung saang mall sila. Tapos alam mo yung pagbalik niya, pagbili ng pamilya. Yung scenario sa utak mo. Pagbalik niya galing sa pagbili, kunyari bumili siya ng limang sizzling para sa family. Alam mo yung sinusubukan ko ng donut yung anak niya, ganun. Sabihin ko, alam ko na kung sino yung anak mo ha. Magbi-video ka pa, hindi. Ginagyan, sobrang sagad. Sobrang sagat ng revenge fantasy mo. Buti na lang nag-move on na talaga si Vic. May hawak ko siyang sizzling, no? So vulnerable na po. Wala siyang laban nun eh. Teka lang, tumatalsik yung mantikilya sa kamay ko. Tapos yung clincher nun, ipapadura. Dura mo na yung donut. Dura mo na yung donut. Next time kakainin niya na to. So parang hindi niya alam kung ano yung laman donut. Umabot na ako doon eh. Kasi kabuhayan mo yun eh, pare. Iniipon mo yung one arm mo, tapos ilalabas na niya ako. Tapos ang daming views. Pero kung isipin mo, may guy na nag-video ng buong set ng comedy husbands natin. Tapos naalala ko, nung hindi pa siya nagre-reply sa atin, galit na galit tayo. Naalala mo, parang takin na talaga ito. Puta, hindi ko talaga mag-sinabi na nga. Di ba sinabi natin sa announcement? Puta, chat natin, sobrang intense. Tapos after a while,
Nag-reply na, pumayag naman. Mabait naman. Totoo. Totoo, man. Communication is king. Kailangan mo talaga kausapin yung tao. Oh. Na-humanation na sinabi. Ay, sorry po. Parang titake down ko niya. Tapos come to think of it, that show, di ba sinabi, hindi namin pinapa-cover to, kayo na lang mag-cover ng videos. Pero wag naman buo. Yun yung hindi niya na ano na part. So parang buo. Tapos ang ginawa ko, dinownload ko yung binapload niya. So may kopya ka na. May kopya ako. Ito ba yung sa mouse? Ha? Ito ba yung okay? Eh, sa music machine. Music machine mismo. Comedy husband. Okay. Yun. So, tag nyo na lang kami at i-like nyo. Ano yung tap or click follow sa Sabayan with Victor and Bago Matulog? Ayaw nga, hindi natin sinasabi sa ano natin yun. Oh, ano follow nyo kami sa Spotify. Ayan. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.